Oh, mga ate, mga kuya. Juan Pera Tech here. At naghahanap ba kayo ng flashlight na pwede nyo ilagay sa ulo nyo? Well, this is only 150 pesos at USB charging na siya. Wala na siyang baterya. Kasama niya na yung baterya niya. At ganito siya kaliwanag. So, maybe useful siya, 150 pesos at may automatic on-off pa siya pag kinawayan mo siya. Okay? Okay ba siya? Interesting ba? Panoorin natin ang review after ng ating intro. Okay, oops, lumampas. Okay, welcome back sa One Pera Tech. At ngayong araw na to, mag-unbox at reviews tayo ng ginagamit kong LED light para sa ulo ko. LED headlamp ang tawag sa kanya. LED headlamp. 155 pesos. So, very interesting itong headlamp na to. Super affordable lang siya. Nabili ko yung sa akin sa Volcanic PH. Actually, nabili ko yung sa akin sa iba. 170 pesos ko nabili. But it's sa Volcanic PH yung pinakamura. So, dito ko na lang kayo re-recommend. As you can see, 176 yung orange. And then, 155 pesos lang yung puti. I don't know why yung pinakamura yung puti, pero whatever, as long as umaandar siya, hindi naman ako maarte sa kulay, no? So, yun yung presyo. Sa Volcanic yung pinakamura. Volcanic PH, no? Anyway, bago tayo magsimula sa unboxing at review, like, comment, and subscribe. Kasi usually, baka hindi nyo nalalike, comment, and subscribe. Tapos na yung review, kinlose nyo na yung window. Hindi pa kayo nagla-like, comment, and subscribe. Anyways, with headlamp, you can't miss any wonderful world hidden in the dark. Caving, nocturnal, adventure, fishing, night riding ng bisikleta, fishing, camping, night rider. Yung ano yun, yung 1980s na show kasama si David Hasselhoff. Yan, meron tayo nung, yan, and then meron tayong USB cable. No, yun na yung laman ng kahon. USB cable is micro, hindi siya high-tech na USB Type-C, pero micro, okay na yan, no? Ngayon, wala tayong specs ng baterya, hindi ko alam kung gaano kalaki yung baterya niya, but hindi ko pa natetesting din. Mamaya siguro itetesting kung gaano katagal yung baterya niya, no? Ito yung mismong light itself, LED headlamp itself. Meron tayong strap na stretchable, garter, o ano tawag dyan. And then, pagkakuha mo sa kanya, hindi pa siya nakakabit dito sa mismong light, no? LED headlamp. Ilalagay mo pa siya. So, ipapadaan mo dito sa butas ng parang maikli dito sa, ano niya, yan, yung eyelet na yan. Papadaan mo yun. Sasaksak mo and then hahatakin mo para mapasok niya sa strap, no? This strap is, of course, ilalagay mo sa ulo mo. And then, ito yung ilaw itself. Nakita niyo, orange yung sa akin, social yung sa akin, yung pinakamahal na version. Also, ayan yung ilaw, may parang mga reflectorized ng konti, pero itong gitna yung pinaka-ilaw niya, no? Ang gusto ko sa kanya is yung mismong para sa ulo, merong angle adjustment. Ayan. So, parang pwede mo siyang i-adjust ng like 15 degrees pababa up to maybe, let's say that's 45 degrees angle pababa yung ilaw mo, no? So, very interesting, especially kung kailangan mo ng adjustability sa ilaw, no? Anyway, ito yung ilaw. Meron siyang reflector, like I said, and then meron tayong USB port dito, micro, para sa charging ng built-in na baterya. Like I said, yung iba kasing mga LED headlamp, ano pa, bubuksan mo pa, lalagyan mo ng baterya sa loob. Medyo hassle ng konti. Gusto ko ganito na built-in na yung baterya para kakargahan ko na lang and ready-ready na siya. No? Hindi ko na yung parang, bibili pa ako ng AA, AAA. No? Anyway, yun yung kanyang build and then yun yung charging port niya. And then meron tayong dalawang switches sa taas. No? Ang dalawang switches sa taas is kind of interesting. Ito yung basic ilaw lang. No? So, pag pinindot mo ito, basic ilaw, unang ilaw is yung pinakamalakas niya. Pangalawang ilaw is half brightness ata. And then dead. So, dalawa yung brightness levels niya. No? Dalawang brightness levels. Ngayon, yung button sa kanan is a automated feature. Ngayon, ito is a very interesting feature na kadalasan maraming headlamp wala nito. No? Smart wave sensor ang tawag niya, no? I think hindi naman ganun ka-importante, but it's better na meron na tayo at 155 pesos kaysa wala. Let's say, nagbibisikleta ka, biglang dumilim, buksan mo siya with the smart wave sensor. Paano umaandar yun? Pindutin natin, no? Pindutin natin once, malakas yung ilaw. And then, pindutin natin second time, mas mahina ng konting ilaw, depende kung gano'ng kalakas kailangan mo. And then, pangatlo is off. Ngayon, mapapansin mo,
May parang, oops, mahirap eh. Ayan, ayan, nakapatay siya. May parang blue LED lights dito sa left side, ano? May blue LED lights dyan. I think that's yung sensor niya, no? So, pakita ko sa inyo yung nangyayari. Pag nandito tayo, pag kinawayan natin siya, mamamatay siya. Pag kinawayan natin siya ulit, masisindi siya. So, every time dumaan yung something sa harap niya, kahit ano pa yan, ball pen, oh, hindi kaya sa ball pen. Kahon, may dumaan na kahon. Yan. So, basta may dumaan sa harap niya, within mga 10 centimeters ata, yun yung sensor niya eh. Magtatagal yung ilaw niya. Ngayon, syempre, kung naka-lower level tayo ng brightness, ganun din yung toggle niya. Magtatagal din to on-off ng lower brightness. Yun nga lang, sa tingin ko, medyo may extra sensitivity siya. Minsan, matitrigger mo ng hindi sadya, no? So, medyo nakaka-jarring siya pag, kunwari, nagkamot ka ng ulo, nagkamot ka ng tenga mo or something, biglang matitrigger yung ilaw mo. But okay naman siya as long as nasanay ka na sa functionality niya. Of course, hindi mo naman kailangan gamitin yung functionality na yun. Pwede mong i-manually na on lang na hindi mo mata-turn off or on. Ano? Masasabi ko lang, kung gagamitin mo yung automatic sensor na ito, ipikit mo yung mata mo bago ka mag-wave. Kasi kung nakalagay sa ulo mo ito, tapos sinubukan mong sindihan yung sensor, yung reflection ng ilaw sa kamay mo, masisilaw ka, especially kung sobrang dilim ng environment, no? Kasi nagamit ko na to sa sobrang madilim, no? Tapos nasisilaw ako every time yung nag-go on, tapos nagre-reflect sa kamay ko. Okay, mga ate, mga kuya, bago tayo magsimula dun sa ating darkness test o brightness test, ito ang ating super stylish headband with the LED light. Yes, wonderful. So, buksan natin siya. Wabam! Wabam! And then, of course, hindi siya nagbi-blink sa personal, ano? Nagbi-blink siya, yung parang yung half-brightness, parang nag-strobe sa, ano, sa camera. Hindi po nangyayari sa actual na tunay na yung sa personal na mata nyo. But sa camera kasi nag-strobe siya dahil sa ating shutter speed. But anyway, testing na natin siya sa madilim. So, sisindihan ko yung ating LED lamp. Boom! Kamusta naman? Nakikita nyo. So, yan ang ating LED lamp. So, ang coverage niya sa aking view, ang ganun kalaki. Na? Okay naman siya, makikita ko clearly yung para siyang decent na flashlight. Ano? Decent flashlight. Yan. Hindi kasing lakas ng super powerful flashlight ko. Pero malinaw na malinaw ang aking nilalakaran. No? So, yung possible limitation ito, kung kailangan mo ng super duper bright. Pero ang kita mo, umabot ang ganda ron yung aking ilaw. No? Hanggang malayo ang aking ilaw. So, very nice. Hindi ko alam gaano kalayo yan. 15 meters, 10 meters. So, useful siya. 450 pesos para sa akin. No? Hindi na ako magre-reklamo sa presyo na yun. Okay? Back to the studio. Okay, mga ate, mga kuya, nandito tayo ngayon para sa ating huling El Bimbo test. Waterproof test. Titingnan natin kung gaano kaganda yung kanyang waterproofing. So, ilalagay natin siya sa lababo where meron tayong malakas na tubig. And then, wow-wow-wow-wee! Buksan natin siya. Boom! Looks like very nice ang kanyang pagka-waterproof. So, wala na akong ire-reklamo dyan. Maraming tubig na ang binuhos natin sa kanya at hindi pa siya nasisira. So, I would say, pasado si 150 peso LED headlamp sa waterproofing. Huwag na lang natin idaan sa baha siguro. As long as umuulan, kayang-kaya yan. Okay, mga ate, mga kuya, yun na yung ating review ng LED headlamp. 155 pesos, super mura niya, super affordable. And tinesting ko yung battery. Nagsimula yung testing ko ng 542, natapos ng 922 yung baterya. So, ang calculation ko is 3 hours 40 minutes yung battery. So, hindi siya pwedeng magdamag na nakasindi. So, in case na kailangan mo ng magbiyahe ng bisikleta mo for more than 3 hours, 4 hours, medyo maubos ka ng baterya. But, ang napansin ko sa kanya, kahit ngayon, hindi ko pa kinakargahan, umaandar pa rin siya after
naubusan ng baterya, pero mga after 5-10 minutes namamatay ulit. So, malamang na-drain ko na to, eh, kakargahan ko na. Anyway, 3 hours, 40 minutes. Sabihin na natin 4 hours siya, no? Pag kinakargahan mo siya, may LED light dito sa right side, I think, orange or red pag nag-charge, and then green pag fully charge. So, kompleto yung mismong unit for indicator lights, including yung, of course, yung ating auto-detect na kulay blue. So, kompleto siya. Very, very nice. For 150 pesos, wala na ako ire-reklamo. Nakita nyo naman yung brightness niya. Very, very nice. So, I gotta give this super-duper thumbs up, 50,000 stars. Bili na kayo kung kailangan nyo ng headlamp pang gabi, no? Juan Pera Tech here. Please like, comment, and subscribe. Thank you for watch. And magkita-kita ulit next time.